Hello, Macadian. Please subscribe to my YouTube channel, Ethic Pato TV Core. Please like and share. Tara, sir. Itong masarap. Gusto dyan ng fans. Sumakit ulo ko dyan sa malita. Gusto magiging natin magkaroon ng treasurer na mahabang pasensya. Mahabang pasensya. At the same time, masigasig mangulekta. Masigasig mangulekta. At saka marunong mambulyaw, manginsulto. Dapat nakalikin ng sahod mo, 5 pounds, di ka makabigay. Ganun ba? Parang ugaling Bombay dapat. Sine, dapat ugaling Bombay kasi inaaraw-araw na maningil eh. Pag may problema, sabi mo, bakit kayo nagreklamo? Punta kayo sa CBL. Sabi nila doon, dapat may ugaling Bombay. Bibigon. Tapos siya ang mag-handle ng financial record. Sa amin, ang araw-araw, tapos sabay takbo eh. Na itatag yung PGD. Kung saan laki nagagastos sa alis. Pag may kunting problema, left and right, bigay. Siguro kung susumahin, sabihin natin, laki na ng pera na ibigay sa Pilipinas. Bakit? Kasi kahit kunting problema lang, bigay ka agad. Pag sinuma mo yan, sumatotal yan, ang laki na masyado for the past how many years na bro? 2012. Laki na kaya lang, hindi na-account yun. Bali, hindi pa kasama yung past lahat, ha? Mga pagkitipon. So, this time siguro. Oh, hindi tayo na din. Yun nga, lagi tayong ano eh, lagi tayong tawag din. Pati pamasay, nagi tayong parang bangko eh. Yeah. Oh, Central London. Ayan dyan. So this time siguro, yung treasure natin should be prudent enough, no? Para yung mga tato-tato machine na hanggang ngayon hindi matapos sa tato machine. Actually, as of dry now, natin. Oh, dry seed. Carry over. Meron pa yata. Kakaroon tayo lahat na. Okay. Meron tayo eh. Binigay naman kay M1 noon. Tapos, so, pandemic na sa Pilipinas. So, hindi niya malmubun yung upload sa niya. Ang AGB na ay ano, wala na yata eh. Si bro, hindi. Nung magkahati ang grupo way back May Birmingham lang, then pinasa ko sa chapter namin ang posisyon. Sabi ko, itong nangyari, anumang dahilan, anumang reason, in reality nahati ang grupo. Yung bagong grupo na pinamumunuan ng karamihan original incorporator, at saka yung dating grupo na pinamumunuan ni Pangderen. Sabi ko sa kanila, mag-decide kayo kung saan kayo papanig. Pero on that, sinabi ko na I myself, papanig ko sa bagong grupo. Wala pang pangalan nun na UGDL, kasi nabuwalay pa. Hindi, bago ang lahat, sabihin mo muna, nabigyan sila ng tatlong opsyon. Tatlong opsyon yung una, di ba? Tapos, napunta tayo sa pangalawang opsyon, which is bubuo ng panibagong bahay. Ah, panibagong bahay. Which is UGDL. And then yun na, pinag-decide mo sila kung saan sila Sasama. Okay. Then, at the end, malabo yung iba. Yung iba naman, agad-agad na desisyon. So, actually, at the moment, ang pumanig sa bagong grupo ako, si Bro Leg, si Bro Fab, at saka si Bro Bob namin doon. At saka yung tatlo na natili doon, si Jess Romel, Bro GB na National Secretary,
Nag-confirm ba siya? Walang confirmation. Ang talaga nag-confirm lang si Jess Romel, sabi niya miss siya alis ng PGDL. Okay. And then sabi pa niya na baka magpa-adapt pa siya sa Pinas. Tapos nung nakausap ko siya nitong huli, kasi alam mo na, impluensya ng alak, pito ng tingin niya sa 7 nung araw na yun. Nung nakainom, di ba binanggit mo, sabi ko sa kanya na kwan di ba sinabi mo nasa PGDL ka kahit ikaw lang mag-isa? Sabi ko lang naman yun bro dahil sa tampo ko So pupunta ako sa Southampton sa 25, sasama ka ba o hindi? Dadaanan kita. Sabi ko, sige sasama ako. Dahil nga sa epekto ng alak siguro, na ba sabi niya yon. And then the following day, post na naman siya ng post ng tungkol sa PGDL na wala na to sabi ko. But knowing aside, ano siya, kasali pa siya sa group chat natin? Kasali siya, pero let's go, Malaysia. Nag-lead na siya? Nag-lead the group siya. Ngayon, tungkol kay Bro Jibina na national treasurer natin, sabi ko sa kanya, mag-decide ka. Ang sabi niya sa akin, kung saan hindi magulo, kung saan man kayo. So malabo, hindi ba certain ang decision? So lately, sinabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, bro, sa totoo lang, bawat grupo magulo. Kahit pa paano magulo. Ngayon, tayo mismo dito sa Birmingham happy. So hindi ko alam kung saan ka ngayon. Wala siya, hindi siya nag-reply sa chat group namin, medyo nagkabakbakan kami. Hanggang umabot na sabi ko, officially hindi naman ako, hindi na ako presidente ng chapter natin kasi UGDL na ako eh. Sabi niya, hindi mo na alam kung nagsasabi mo. Sabi ko, until today na umalis na ako sa group chat namin. So malabong decision niya, wala siyang clear decision kung PGDL o UGDL. Eh, to the fact na sabay-sabay sila ni Blue Jam, ni PGJS, si Jess Romel, saka siya. So, at sabi, wala silang signatura. So, for me, doon sila sa kabila. Yung iba, neutral, sinasabi, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog, di ba? Pero parati kong sinasabi. Actually, sa akin sila nagsisumbong. Sumbong sila dito ng sumbong. Nagbablock na nga ako ng isang member sa akin. Sabi, ayaw namin siya kasama. Otherwise, kung babalik yan, and then yung iba din, thank you naman yung mga umalis sa atin, sila din yung unang nagre-reklamo ngayon, magkakasama sila. Nakikita ko, so happy naman ako dun sa naging consistent na stay sa atin. Siya talaga yung lumalaban na pag pinalitin siya. Pero at least, meron pa tayo nakira. Kilala nyo na, ayoko maging sa nakalay tayo. Now I know na ang ilan ay talagang ano na, pero sila yung una talagang sumbong sa akin. So ang sabi ko lang, panindigan nyo, may dati tayong chairman sa Birmingham, pag-usapan nyo kung sino yung mga members niyo na talagang ipilihan nyo na, para bakit kayo magda-direct sa akin? Wala akong authorization para mag-dibend ko ang dito. Maraming report sa akin, kaya ang Birmingham, may mga galit sa akin sa Birmingham dahil sa mga info na ito. Actually, ang dinadirect ko na lang na pinag-aabiswa yung time si LP dahil he knows the story in the Birmingham. Pero ako pa rin ang lumabas na kontrabida sa Birmingham. Wala nang pilitan kasi, matatanda na, parang nagawang ka ng lolo po. Wala nang ganyan rin. Bigyan pa ni bagong lolo po. Acknowledge muna si DS3. DS3 po. Ano po? Mainit sa Pinas ha. Lagi. Parating nakahubad. Siya pang advisor natin at yung bagong bahay natin ay sasali tayo sa UGB, Universal Guardians Brotherhood. Parang siyang next in line na papalit kayo hangaw ata siguro. Yun ang iniwan ni... Siya na lang yung kasunod. Siya na yung kasunod. Yes, to wala na. Wala na. So, yun ang next in line. Anyway, so, sa treasurer yung mata. Moving on, later on, election tayo ng panibagong set of officers na hindi active ngayon. So, yun. Financial records, transactions of the organization shall be the responsibility of the treasurer. Ang suggestion ko, kung matapos na itong CBL, kung if we can find a way na magkaroon tayo ng sariling bank.
Pero tayo sa rin pagkakonsumera na, di ba? Kami mismo sa... kami mismo sa Birmingham, nakakuha kami ng bank account. Nakaopen kami ng bank account. At the moment, on pa rin. Kaso nga lang... Signatory. Signatory, tatlo kami. Nandun si Bro Jam, at si Bro Jibina, si J.S. Rommel, tsaka ako. Eh, naghiwalay na, nag-divorce na kami. So ako na lang naiwan. So, puro na sa akin ang account. At ng pangalan nun, PGDL pa rin. Pero in-accept ng bank? In-accept ng bank. May tira pa nga ako dun eh. Parang corporate account yan. Anong tawag doon? Charity account or charity? Alias bank? Treasurer's account. Parang ganun, treasurer's account. Masa meron. Anong document ito? Meron kami pinasinta. Sa Lloyds Bank kami naka-apply. And then, kaso wala, hindi ko mag-drew yung pera ko doon kasi dapat may signature ng dalawa din eh. So, okay lang kung individual. Or, pero ang ginawa namin, ano eh, para kumbaga... Tanong mo kung paano mag... So, ang bala ko, eh, wala na ako sa PGDEL. Eh, kansa ko na lang, I don't know, kung makuha ko pa yung pera doon. Million na ba yan? Hindi po, kukunti lang, kami lang eh. Kaso anyway, lang. Let's just explore the possibility para may transparency tayo sa ating financial account. Anyway, tulad na nangyari sa inyo, magkaroon ng safeguarding naman yun. Physical contact, diba? Anong mas maganda. Kaya lang, problema dyan, pag meron mo na impromptu na assistance, kailangan mo pa yung signature ng isa. Kung nasa Newcastle siya, yung isa naman, nasa Manchester, isa sa London. Hirap yan. Unless kung some other way na pwedeng nag-withdraw ng pera at saka ng deposit. Anyway, just a proposal. So, magkakaroon din tayo ng auditor. Siya mag-audit ng financial statement ng lahat ng mundo. Ano na nangyayari? Then, this, of course, business manager. Kung anong pwedeng gawing mga programa para magkaroon tayo ng income generation fund. Ipaglalaban ng guardians.